Magandang gabi Pilipinas mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na ang latest sa lagay ng panahon. Alas 3 ng hapon, huling namataan ang low pressure area sa layong 220 kilometers south of Puerto Princesa, Palawan. Dahil dito mararanasan ang kalat-kalat ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Palawan, Visayas at pati na rin dito sa Mindanao. Posible po ang mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na ito, kaya't dulot ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya't manatiling naka-alerto. Samantala, dahil pa rin sa epekto ng hanging amihan na bukod sa malamig na hangin na danito, mararanasan naman yung mahihinang pag-ulan, partikular dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng bansa, mararanasan naman dito yung mga pulupulong pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorm. Kaya para sa mga magulang na magsusundo ng kanilang mga anak sa eskwela o kung pauwi na galing opisina, laging bitbitin ng payong o kapote, pananggas sa mga posibleng pag-ulan. Patuloy na tumutok at magbabalik pa ang Panahon TV. The most engaging inquirer yet. Ang paghahanda sa maasahang lagay ng panahon ay malaking tulong sa ating pang-araw-araw na gawain. Kaya't alamin na natin ang weather conditions sa mga darating na araw. Narito ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Para sa mga maagang babalik alindog program, gumising ng maaga para maagang makapagpapawis. Ang sunrise natin along Metro Manila ay 5:57 bukas ng umaga at ang sunset naman ay 5:24 bukas ng hapon. At ngayong nalalapit na ang Pasko, siguradong madami nang nagpaplano ng kanilang Christmas party. At para sa mas organisadong paghahanda, bilangin na natin ang araw dahil 40 days na lang ay Pasko na. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Trisha Garin, magandang gabi.